welcome back to our channel. For today's video, eto na sa wakas, itatanim ko na ang ating mga snake plants or ang sansevierian na itinanim ko muna dito guys sa, ayan, sa batsa na sobrang laki. Ang mga nakalagay dati dito guys sa batsa na to ay yung mga herbs ko. Since naubos na ang aking mga herbs, palagi ko kasing ginagamit mga mint, rosemary, basil, ayan. Pag nagpepesto ako, pag nag-shake ako, nilalagyan ko ng mint and then rosemary. Ayun, naubos na at yung iba na tuyo, hindi ko nadidiligan. Hayaan nyo guys, magtatanim ulit tayo ng mga herbs pagkatapos kong mairipat to. Napinturahan at naibilad ko na tong paglalagyan natin ng sansevierian. Nabili ko siya sa garden shop worth 120 pesos. May pintura na to guys nung binili ko, kaya lang hindi ko gusto yung kulay. Gusto ko talaga ng white, kaya pininturahan ko ulit. At pinatuyo, ibinilad sa araw. Ito yung ginamit kong pintura guys sa kanila. White lang siya. Iyan yung ginamit ko. Patuyuin nyo lang ng maigi. Wala naman siyang amoy. So, tatanim ko na siya ngayon. Tapos, ang gagamitin ko dito ay loam soil na maraming pumice. Madami akong loam soil guys na maraming pumice. Kaya, pang ano lang yung ginagamit ko sa loam soil. Sa mga jade plant, sa mga sanse, yung alam yung hindi ganun kasailan sa akin, para sa akin, ginagamitan ko siya ng loam soil, pero hindi na ako gumagamit gaano sa aking mga succulents ng loam soil. Kung naririnig nyo yung mga ganong ingay-ingay, yun po ay dahil uulan na naman, sobrang lakas, at ngayon naisipan ko na namang mag-fill kung kailan pa ulan na, so ganun talaga. Kaya, saan ko pa kayo ipapatong para makita nyo? Ito yung sinasabi ko sa inyong loam soil na maraming pumice. Ayan, meron siyang mga dahon-dahon kasi yung mga dry leaves ko sa aking mga succulents, nag-ano kasi ako guys eh. Nagtanggal ako guys sa mga leaves sa aking mga succulents. Kaya, inilagay ko dito. Pataba din naman yun, di ba? Compost. Tingnan nyo guys, umuulan na naman. Hindi ko alam kung nakikita nyo. At ang kita nyo ay yung kalat. So, ipatong ko lang kayo para makita nyo yung ginagawa ko. Hindi ko alam kung maririnig nyo ako dahil sobrang lakas ng ulan. Pero, itatry ko pag natapos or tumila na yung ulan, isa-isa natin niyang i-discuss kung ano ba yung ginawa ko. But before that, panoorin nyo muna ako kung paano ko sila itanim. Eto guys, at marami na naman siyang bagong roots kasi matagal din siya dito, mga ilang weeks ko rin siyang itinanim bago ko siya ilipat dito kasi wala nga akong mabili ng pots. Tapos anim lang yung nabili ko ngayon. Ayan guys, pero okay na, kasya na yan. Hindi naman to guys ganun kaselan kaya hindi ko na siya inaartihan sa aking mga soil mix. Kasi kung alam nyo guys na itong mga sansi ko nung hiningi ko sa kapitbahay, tapos yung iba may nagbigay sa akin, nakatanim lang sila sa labas ng bahay, as in aarawan sila, nandun sila sa mga bato-bato, kaya binubunot ko lang siya. Naitanim ko na yung iba, tapos ito, mga bago na to, ito yung mga ibinigay sa akin. Tapos yung iba dito ay galing pa din doon. Actually, binibigyan nga ulit ako guys eh, kaya lang wala akong paglalagyan talaga. Siguro pag marami ng paso, kasi hindi naman sa pag-ano guys, etong mga ganitong klaseng sanse or snake plants dito, parang damo lang siya dito sa amin, sa Bulacan, kasi halos lahat ng mga bahay dito, may iba-ibang klase ng sansevieria or snake plants. Ako lang pala yung wala. Kaya eto, nag-start na ako mag-collect. Eto na guys, hindi ko nagaanong kinapalan yung sanse sa paglalagay ko dito sa isang paso kasi mabilis dumami ang mga snake plants. Kaya ganito lang siyang kadami. Ilan to? 4 pieces or 4 leaves lang to, pero may tumutubo na naman na bago. Ayan, may tumutubo na naman siya na bago. Kaya, ay, mabilis lang tong dumami. Next sanse na. Etong ano ko, soil mix ko ay medyo moist. At hindi ko naman to diniligan, pero moist din yung kanyang pinagkakalagyan dito sa batsa. Pero okay lang kasi hindi naman siya maselan. Bunutin na nga natin kasi malambot lang to guys eh.
guys, yung aking soil mix na ginagamit, di ba, loam soil, mas marami pa din yung pumice ko na nakalagay. Kaya lang naman marami siyang pumice. Mungo size and batanghito size yung pumice na nandito. Kasi nagripat ako kahapon ng mga plants ko. Nilagay ko sila sa mas malalaking lalagyan. Yung iba ililipat ko sa mas maliliit na lalagyan. Ito rin guys, oh, yung katulad nung nakikita nyo sa ilalim. Di ba sabi ko sa inyo, madaling maputol yung pinakatangkay niya. So, pinalitan ko siya ng ano ba to? Ng alambre. Kaya ayan, dito ko muna sila inilagay sa mga gilid. Ayun o. Oh. Ayan, sinipag ako guys. Lahat ng mga soil mix nila is matanghito size and mungo size. Kaya lang, hindi na ako happy. Parang hindi sila mataba. Nilagyan ko ulit sila ng bagong carbonized rice hull, vermicast at mungo size pumice. At sana maging healthy ulit sila. Kasi yung aking mga pillow plants guys, sa dulo, ayan, yung tatlong nasa dulo na yon, malapit sa chinelas. Ano yan, pillow plants ko, pinagtatlo ko yung isang paso dati, or isang hanging pot. Kumuha lang ako ng brush kasi nalalagyan ng lupa yung pinaka-center or pinaka-gitna nung tutubuan ng dahon. Ayoko nung ganun. Although malinis naman na siya, pero tinatanggalan ko pa din. Hindi kasi maiiwasan na, ayan guys, oh. Di siya maiiwasan kasi naka-open, kaya nalalagyan siya ng soil sa gitna. And after that, taktak lang natin. And lagyan ulit. Ayan, pangalawa na. Ang sarap talagang magtanim. Sa mga nakaka-relate dyan, planting is life. Kung na- kung nagtitipad naman kayo guys sa mga soil mix nyo, lagyan nyo siya ng mga bato para yung ilalim bago maglagay ng lupa para tipid. Ito guys, noong itinanim ko, wala siyang roots, pero ngayon, oh, may roots na siya, yun, oh. So, dito, dahil manipis siya at payat pa, pagdadalawahin ko na lang siya. Tapos, meron na rin siyang bagong roots. Ayan yung color white. At ito, ayan, mga white-white. Etong soil mix na to, guys, na ginagamit ko, wala siyang mga insects kaya ako siya niripat ha. Parang hindi na lang talaga ako masaya doon sa soil mix. Kasi matagal na yun guys. Kaya nag-change na ako ng soil nila. Kaya may nagamit tayong soil para sa ating sansevieria. At eto na, tapos na po yung aking mga itinanim na snake plants. Kaya lang, tatlong peraso lang or tatlong pots lang yung nalagyan ko ng pumice on top. Ayan pa, oh. Dito na. Yan. Andun yung dalawa. So, bali, anim na peraso to, guys. At bibili na lang ulit ako ng pumice. Maybe tomorrow or next week na lang kasi meron pa daw available kay ate doon sa garden shop na binibilhan ko ng pumice. So, same price pa rin, 150 pesos per sack ng semento yung kanyang pumice doon. Kung alam nyo kung saan yung welcome dito sa San Jose del Monte, sa waiting shed na yon may hile-hilera na mga garden shop. Tapos, bumibili ako doon sa kay Ate Daryl. Ilalagay ko na lang sa description box yung kanyang contact number just in case na malapit kayo dito at gusto nyong makabili ng murang pumice. Ayun. Doon kayo bumili. Ang nilagay kong soil mix dito, katulad nung kinukwento ko kanina, hindi ko alam kung maririnig nyo kasi yun eh, kasi sobrang lakas ng ulan. Loam soil lang and pumice ang kanyang
soil or yung ginamit kong soil sa kanya kasi hindi naman siya maselan. Doon sa pinagtaniman niya, puro ano yun guys, puro buhangin, garden soil and loam soil din. Pinagsama-sama ko yung mga galing sa aquarium na mga sand kasi nagpalit kami ng design. Pero yung mga sand doon, matagal na mga 2 years na siguro. And then binabad ko, tapos binalawan ko, pinatuyo ko, saka ko siya ginawang soil mix or isinama sa soil mix ko. Pwede yun guys, pero kung direct na kukuha kayo sa dagat, tapos ilalagay nyo dito, hindi pwede yun. Kailangan mga 2 weeks na kababad siya palit-palit sa tubig gripo. And then, ang gagawin nyo pagkalagay sa pot, doon nyo lang siya ilagay sa shaded area ng mga 2 weeks or hanggang sa magkita kayo ng bagong usbong na leaves dyan. Hindi naman siya maselan, pero kailangan pa rin na alagaan natin yung mga sansevieria natin or snake plants natin pag bagong ripat. Kasi eto guys, karamihan dito, lalo na yung mga nandun ko. Teka, pakita ko sa inyo guys ha. Ayan, eto yung mga nauna kong itinanim at madami na siyang leaves na tumubo. Dito nga pala guys sa paso na to, kaya ginawa ko siyang pure white ang color kasi meron ako nakita sa Pinterest, so ginaya ko na naman. Lalagyan ko siya ng stand katagalan, pero hindi ngayon kasi mahal yun. Mahal ang bakal ngayon. Kaya iniabang ko lang siya na white ang kanyang pots. Kasi yung aking mga pots dito parang cream ang color. Super light sa cream or milk. Ganun ang color ng aking mga pots dito. And then yung mga white, mga ceramics, yung iba ay clay pots, yun yung mga pinipinturahan ko ng color cream. Kaya nga pala ako nagtanim ng mga sansevieria na to, or kaya ako pinili talagang itanim sila, ilipat sila sa magandang pots. Kasi meron akong isang viewer na kada, ano ba yan? Kada upload ko, gusto niya mag-ano ako ng sanse, or magtanim ako ng sanse. So, eto na ang yung request. Hindi ko na may mention yung pangalan mo. Every basa ko ng mga comments sa video ko ay nakikita ko siya na pakitanim na yung sansevieria. So, eto na siya. At yung mga sansevieria ko na nandito ay ipapakita ko muna sa inyo. So, yun yung nare-request niya. Hindi ko alam kung ano ba yung request niya sa sanse or iripat ko na ba to or eto na to. Iniripat ko na. Pakita ko sa inyo ng malapitan. Ayan. Hindi ko kasi guys maipakita ng ayos kasi etong mga iba, wala pa siyang pumice on top. Ito nga kulang pa eh. Kita pa yung mga soil niya eh. Pero dadagdagan ko siya pag nakabili na ako. Hindi ko alam kung kailan ulit ako lalabas. Ito pa yung mga sansi ko na nandito. Hindi ko din alam kung makikita nyo kasi madilim na. Meron akong natira dito. Ilang klase to? Tatlong klase pa yung natira. So, bibili pa ako ng tatlong pots siguro. Ay, hindi. Mga anim na pots pa ang bibilin ko kasi ililipat ko din sila. Ayan, sansi din siya. Ito, bacularis. Ito pa, sansi. Tapos, ito yung isa. Ayan. O, diba, dumadamin. Ito pa guys. Ito pa yung sansi. Ayan, kumapal na ulit. Ayun pa. Ito nga pala yung aking Chinese or orostachys. Orostachys. Nandun pa yung iba. Papakapalin ko muna bago ko ipakita sa inyo. Ano pa ba? Ito pa yung sansi ko. Ayun mo, grabe, sobrang taba. Ah, grabe ka. Ito pa. Ayan pa po yung sansi ko. Ito pa sa dulo. Ayan. Nandyan lang sila, naka-full sun yung mga yun guys. Tapos yung mga pinropagate ko na mga sansi ko. Before, di ba, meron akong video ng mga sansi. Ayun pa yung iba. Ayun, nakikita nyo yung mga payong-payong na yan. Ayun, hanggang dulo, hanggang doon. At yung pinaka-baby niyan, guys, nagtanggal na naman ako. At dito ko siya inilagay. Meron akong 7 pieces na mga sansi dito. Iba-ibang sansi to, guys. Merong isa, ayun isa, merong dalawa, isa, ayun pa, hanggang dulo. So, eto lang guys, ang aking video for today. Ayan, mga nagtanim ako ng sansi, yung mga na-request nyo, madaming nagre-request ng sansi. Ayun pa, sobrang kalat. At itutuloy ko pa yung pagtatanim sa iba. Kasi guys, pag once na nag-start na ako magtanim, wala na. Hanggang alas 12 na madaling araw nandito ako sa labas, naglilipat-lipat ako. Tapos yung mga basket ko, ayan, nilagay ko sa ano, sa gilid, with my dog. Ayan, gusto kasi nila nung mga dog ko. Nasa isa.
Wala dito, nasa loob kasi umulan. Ito, gusto niya lagi nakadig sa akin. Hindi siya madumi, guys. Sa magsasabi, ba't ang dumi? Hindi siya madumi. Kasi kulay niya talaga yan, guys. Oh. Ayan. At every other day po sila naliligo. Ano yun? Huh? Pasok na tayo sa loob? So, ayan. Nagpapabebe ng aking doggy. So, dito ko na i-end yung vlog ko. That's it for today's video. I hope you enjoyed watching. Don't forget to give it a thumbs up if you like it. Subscribe to my channel, Ken Ken Dilara, if you want to. And also, click the bell para ma-notify kayo pag may mga bago akong uploads. Thank you and see you on my next video. Bye!